What's up, kids and beginners? Ipagpapatuloy natin ang ating lesson sa pagigitara. Dahil tapos na tayo sa strumming, lipat naman tayo sa plucking. Ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang sample ng plucking. Kasi ang masarap sa plucking, malambing siya. Para siyang harp. Gaya nito. So, ang pag-aaralan natin ay yung mga basic lamang. Napakaraming klase ng plucking. So, ang gagawin natin ay ilang pattern. Kung natatandaan ninyo ang D natin ganda, di ba? 1, 2, 3, 4. Ngayon, pag strumming, isang bagsak yan. Pag plucking, ang isa sa pattern na ginagamit natin ay itong tatlong daliri at yung thumb. Tandaan natin itong thumb kasama din to sa pagpa-plucking natin. Thumb, tapos yung mga other fingers. So, kagaya nito. Ang ginagawa ko sa plucking, inuuna ko yung thumb o yung bass note o yung root note, tapos susunod tong tatlo. Hindi ginagamit ko rito pero bihira. Siguro most of the time kahit kayo, magagamit niyo lagi after ng thumb, susunod tong tatlo. Thumb, tapos first three fingers. Yun ang kalimitang pattern, kagaya nito. Ang gagawin ko, A, D minor, so, yun ang mga common plucking patterns na ginagamit ko. Pattern ay bass. Ginagawa ko, thumb, 1, 2, 3, 2, 1. Thumb, 1, 2, 3, 2, 1. Ayan. So, lilipat lang natin siya na ibang chords. Kung sa D siya, lilipat tayo sa A. Para maiwasan natin ang pagkakamali, ang isang tip na masasabi ko sa inyo, dapat bawat isang daliri dito nakatapat lang sa isang kwerdas para maiwasan nyo. Ako minsan kakamali din ako eh. Yung ayun o, nadadapa siya. So para maiwasan yun, pagka beginners, kung di mo kabisado yung gitara, syempre titignan mo siya. Tatapat ko siya. Ayun o. Itatapat mo bawat daliri, first string, hindi yung bahala na. At ang isa pang technique sa pag-strumming, kailangan itong arm natin, kailangan itong bisig natin, naka-rest dito. Huwag ganun, kasi mahirap pumilos eh. Kailangan nakaganyan siya, para siyang nakalaylay, para mabilis ang galawan. Pwede kang mag-plucking dito, mag-plucking dito. Iba kasi tunog dito eh, malapit sa bridge, sa gitna, tsaka dito. May iba nagpa-plucking din dito, o strumming. Iba-iba kasi tunog yan eh. Sa ibang pagkakataon, i-discuss ko yan. Since ganito tayo mag-plucking, di ba? Pwede rin natin siyang paglaruan ng pattern. Pwede namang hindi yung puro down, 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 up, up. Pwede namang mag-alternate. Darang mula sa gitong nota, ganun. Pwede namang talon-talon eh, kagaya ito. Kagaya nung sa Narda. So, yan ang ilang pattern sa pagpa-plucking. O, isa pang dapat na nasa pag-plucking, di ba ito yung bass, tas ito yung sa tatlong daliri, ito yung sa iba pang plucking. Pwede rin tayo maglagay ng mga ornaments kung na tinatawag, kagaya nung ginawa ko, yung... Ilan yan sa mga ornaments na i-discuss ko sa mga susunod pagkakataon sa mga advanced plucking. Pero hanggang dito muna, ito po si Street Piano and Guitar Player. Sana stay tuned lang po kayo para lalo tayo matuto ng iba-iba klase ng pagpa-plucking, strumming, at mga tek-tek sa pagigitara. Bibigyan ko kayo ng sample ng isang masarap na plucking.